Aga-aga, painitin na naman ang ulo natin itong CBPNPNDIF nito eh. Sige daw. Painitin natin din ulo ma'am, nila. Kaya nga ma'am, yun na naman. Ang araw-araw eh, ngayon sinasabotahin nila ang pagpasok ng mga estudyante. Ano bang meron ngayon? Itong ano? Class suspension niya ngayong araw na ito, Ka-Eric, dahil sa strike nitong transport group na ito. Wala na talagang ginawang mabuti itong mga to, Ka-Eric. Bakit kailangan i-suspend? Hindi naman Diba, wala na naman yan. Yeah. Alam nga natin, meron tayong mga kapamaraanan para hindi natin pahintulutan na makapanabotahe itong CPPNPNDIF sa pamamagitan ng kanilang mga grupo, transport group. Diba meron dapat tayong mga nakaredy, diba? Na mga sasakyan or at least mga private vehicles na siyang magiging daan para hindi matamaan yung pagpasok ng mga estudyante. Tama ka dyan. Diba ka, Eric? Bigyan mo natin ng konteksto, Ka-Eric, no? So, simula ngayong araw, November 20 hanggang 23, isa pong transport strike ang isinagawa ng pagkakaisa ng mga sama ng Chuper at Operator Nationwide o itong piston. Ito'y kaugnay po dun sa paparating na December 31 deadline, kaugnay dun sa franchise consolidation applications dito sa PUV Modernization Program. At nabanggit na nga ni Brother Franco na ilang mga universidad o mga paaralan ang nag-suspend ng kanilang klase dahil nga sa perwisyon na dulot nitong transport strike. Pero kanina, no, sa isang pahayag din ng LTFRB, na nakahanda naman, no, ang mga free ride at spokesperson ng MD nagsabi na mayroong mga nakahandang serbisyo din, no, para sa ating mga kababayan na apektado nitong transport strike. At ganun din, no, ang sinasabi ng ilang grupo na 60% ng mga ibang transport group naman ay nagsasabi na hindi naman sila nakikiisa dito sa isinagawa ng piston, Ka-Eri. Yes, tama ka dyan, no? Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, bigyan natin ng pagpapaliwanag. Anong pinagmumulan ang hugot ng pananabutahe na ito at bakit may ganitong aksyon? Ang CPP-created, CPP-led, front organization sa transport sector na piston at may underground component ito na nagre-recruit para sa NPA. Ang pangalan ng underground... So, Piston, Eric, to be clear, is a CPP-NPA-NDF front. Front. It's a terrorist front. Terrorist front ito. At ang leaders nito, karamihan mga Communist Party cadre, organizers, at may underground component ito na PSMT. Pambansang Samahan ng Makabayang Chuper. So, PSMT is a new entity, although it is an ad hoc member of the National Democratic Front. Mukhang hindi siya masyadong kilala. Kasi dati, ang ginagamit na underground organization sa Piston ay ang grupong kasama, katipunan ng samahang manggagawa at mahihirap. Ngayon, nagbuo sila, I think 5 years ago lang, itong PSMT, Pambansang Samahan ng Makabayang Chuper. So it is an ad hoc member council of the National Democratic Front, which is a designated umbrella organization of underground mass organization. Therefore, ang Piston ay pinamumunuan, kinukumpasan at binubuo ng Communist Party of the Philippines, konektado sa NPA at mayroong underground component na kabahagi ng NDF, itong PSMT, Pambansang Samahan ng Makabayang Chuper. Ngayon, Miss Ina, mga kababayan, Brother Franco, una, ang sumama po sa kanilang welga-welgahan at pananabutahe ay sila lang. There are more than 85% ng mga transport organizations na independent, non-aligned, and traditional na hindi sumama. Even sa 13 routes, may binabanggit ang LTFRB, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco, na 13 routes, 13 na ruta, na nandyan ang presence ng Piston. But they are not the dominant jeepney flying operators and units there. Marami pang ibang traditional, non-aligned, and mga independent transport groups na patuloy na nagkakaroon ng pagbiyahe at hindi sumama sa kanilang welga na pananabotahe. Number two, malinaw po na ang pagwewelga ng Piston ay hindi lang po ito nila ginagawa ngayon patungkol sa patakaran ng modernization of public utility jeepneys. Hindi po phase out, kundi modernization ang term. Pero kung makikita mo, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, ang kanilang propaganda, phase out of jeepney. Why do they use that term, Eric? In order to agitate the drivers na mawawalan sila ng kabuhayan at hindi sila tutulungan ng gobyerno na makabangon sa kanilang source ng kabuhayan. Mapang-aping gobyerno. Okay. Yun ang purpose kung bakit phase out of jeepney. Ang kanilang sinasabi ng Piston, ng CPP, NPA, NDIP, at hindi modernization of public utility jeepneys and vehicles. Una,
Ang batas on jeepney modernization, mga kababayan, is 2008 pa ipinasa. 15 years hindi may patupad. Dahil every time na may deadline at ipatupad na, nagwewelga at nananabutay ang CPP, NPA, NDF at tinotolerate sila ng gobyerno. Mantakin mo for 15 years, pinipigilan nilang ipatupad ang napakagandang batas. Ayaw nila mag-consolidate. Ayaw nila mag-cooperative. Ayaw nila magkaroon ng corporate and cooperative entity sapagkat gusto nilang individual owners. At hindi nila ipipace out ang kinakalawang pollutant at grabe ng buga ng usok at lumang-luma na tag 40 years old na na mga makinarya na nagiging hazardous na sa ikabubuti ng kalusugan ng mga mamamayan. Saka yung discomfort natin. Yung discomfort ng mga public riding na commuters. So dahil dyan, hindi may patupad itong jeepney modernization kaya umabot ng 15 years dahil sa pagwewelga nila. Ngayon, ano ang punto kung bakit nagkaroon na ng deadline? Sinabihan sila nung March, kung maalala mo, Ma'am Noreen, Ms. Ina Bader Franco, before sila ipatawag doon sa inariglo sila sa Malacanang through the office of Chelloy Garafel ng PCO, ay bibigyan kayo until 9 to 10 months. Tutulungan kayo ng gobyerno, magbuo kayo ng mga ruta ng kooperatiba. And then, i-consolidate ang mga members at bibigyan kayo ng pagkakataon na maka-loan kayo. Piston ang sinabihan yan? Yes, ma'am. Lahat sila. Ang piston lang ang hindi sumunod. Spoiled. Okay. Sila lang ang hindi sumunod and pati ang ibang mga transport groups sumunod na. Ang ibig nating sabihin ipakita dito, the intent is not to protect the livelihood of the jeepney operators and drivers but to agitate them to go against the program of the government. Sapagkat hindi totoo po na hindi sila tutulungan. Ito mga modern jeepney na ito, na ganyan ang mga design at mayroon pa mga e-jeep at iba pang mga pamamaraan sa pag-modernize ng ating public transport jeepneys ay hindi tinatanggap ng piston at ng CPP, NPA, NDF. Sapagkat ang layunin nila ipagpapatuloy ang mga lumang kalakaran na hindi na tumutugma sa batas at pagbabanggain nila ang mga jeepney drivers and operators versus the authority of the government para makapag-agitate sila at makapag-recruit. Exactly. Kagabi pa nanawagan na si Raul Manuel ng kabataan party ng NPA recruiter party list nila na lumabas daw sa paaralan ng mga estudyante at pumunta sa mga strike center at doon daw dapat mag-aral ng buhay tungkol sa chopper at tungkol sa lipunan. Ito ay isang immersion call para magkaroon. May I read his quote, yes, ma'am, Eric, go ahead. No? Mabasahin ko lang yung sinabi nitong top NPA recruiter natin, please, na si Raul Manuel. Sabi niya, sa mga kabataang commuters, mga anak natin itong kausap nitong recruiter na ito, makiisa tayo sa laban ng mga chopper at operators para sa kanilang hanap buhay. Ang modernisasyon ay hindi dapat biased para sa mga malalaking korporasyon. Sa darating na Lunes, tumungo tayo sa strike centers, kausapin ang mga chopper at dinggin ang kanilang mga panawagan. Yan ang recruitment call ni Raul Manuel. At dapat maintindihan natin that these are standard operational procedures na every time may welga, may mga barikada, may transport strike, may labor strike, ang mga front organizations nila sa sektor ng kabataan at iba pang mga sektor ng lipunan, binibitbit nila yan, Miss Ina. Brother Franco, kagaya na nangyari sa atin, Miss Ina, doon tayo binibigyan ng mga pag-aaral sa maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Tungkol sa armadong pakikibaka, tungkol sa pagpapabagsak sa gobyerno, kahalagahan ng NPA, kahalagahan ng paglaban sa gobyerno. At inahayaan lamang ang ganito mga actions. So makikita ninyo, they are not concerned about the jeepney issue of modernizing our public transport and utility jeepneys. They are more concerned on how to organize the youth and the people to become enemies of the government and to fight against the government.